Welcome to Anin Vlog. Today ko gagawa tayo ng bangus a la sardines. Samahan niyo po ako. Naghanda po ako ng siyempre unang-una bangus. Nakahiwa na po siya. Malinis. Kailangan po ganito siya para hindi malansa. Tanggalin natin ang dugo sa kitna ng tiyan para siguradong walang lansa. Meron din po akong hinanda dito na carrots. Iniwa ko po siya ng pahaba, kamatis, pabilog, bawang, at saka po, itong sikreto namin ay ang tanlad. At saka ang dahon ng laurel, buo ng paminta, black olive. Pandesin lang po yan para mas maganda. Asin, at may bell pepper na hiniwa ko lang po ng pangganito para pang-design niya rin at kung pabango. Meron din po tayong sili at saka suka na 3 kutsara. Bali po, ang gagamitin namin ay olive oil. Kung may olive oil kayo, mas maganda. Pero kung wala naman, okay lang ang mantika. At 1 basong tubig. Yan na po. Handa na natin. Mga dahon ng laurel. Konting kaalaman lang po ito. Para naman meron tayong pagkaabalahan. Sunod natin ang bawang. Ang tanlad. Ito po ay pang pampasarap. Lahat po ng klaseng pagkain, pag nilagay niyo po ng tanlad, lahat ng klaseng ulam, siguradong sasarap. Paminta. Mga puspon po ito. At ang carrots. Ilalim lang po natin lahat sila. Kamatis. Salansan din natin. Wala po itong halong kung ano-ano, kundi asin lang po ang pahimpla natin dito. Ilagay na rin natin ang bell pepper. Sili. Lagyan na po natin ng isda. Nag-uunahin po natin ng ulo kasi malaki malaki. Kaya na pong bahala kung anong gusto nyong hiwa ng isda. Pwede nyo pa rin po siyang liitan. Kung medyo nalalakihan kayo. Dun po. Kasi po itong hiwa na to medyo malalaki talaga. Bahala na po kayong maghiwa ng sa inyo. Yan, ilagay lang po natin sa ilalim lahat ang ingredients natin para sa sardines ala, bangus ala sardines. Sunod natin yung ating asin. Mga 2 spoon po din to. Pero bahala na kayo kung medyo maalat kayo o matabang. Pwede rin pong asinan nyo muna yung bangus. Tapos bawasan nyo na lang po yung iaasin nyo. Ayan po. Lagay na po natin ng olive oil. Black oil po. Black olives. At ang suka. Konti lang po. Magaw niya lang ang lasa. At ang olive oil. 1 baso po. Maliit lang po to. Kung gusto niyo pong mas malasa, mas masarap, gawin niyo pong isa't kalahati ang olive oil.
Ayan. Ang last po natin ay ang isang basong tubig. Ayan po. At ito po ay pakukuli natin o lulutuin natin ng isang oras sa pressure cooker. Sa finished product namin mamaya. Ito po ang aming pressure cooker. Lahat naman po ng klaseng pressure cooker ay pwede nyo pong gamitin. Ito lang po talaga ang pressure cooker namin dito. At iset up nyo po siya ng 1 hour. See you mamaya. Tapos na kayo? Naririnig ko. Yan naman.